Hello mga mare, nakatikim na ba kayo ng ginisang upo na may sotanghon? Sobrang mura lang niya at pwede mo pang mapakain ang buong pamilya. May nagbigay kasi sa amin ng upo, pero kung bibilin mo siya, mura lang din naman. Una, babalatan at gagayatin natin itong upo. Kapag pala bibili kayo nito, kailangan medyo maniba lang. Kasi kapag medyo matanda na, matikas na yung mga buto niya. Maglalagay din tayo ng isang sotanghon at ibababa din natin sa tubig. Kakailanganin din natin ng bawang, sibuyas at kamatis. Gugupitin nga pala natin itong sotanghon para hindi siya masyadong mahaba. Maglalagay din pala tayo ng isang pork nor cubes. Ngayon ay magigisa na tayo ng bawang, sibuyas at kamatis. Sunod naman ay ilalagay na natin itong upo. Pagkatapos ay lalagyan ng patis pampalasa. Pero kung hindi nyo gusto ang patis, pwede naman po ang asin. Lalagyan na rin po natin ng konting paminta. Kung gusto nyo ng medyo maanghang, dagdagan nyo po yung paminta. Pagkatapos ay hahaluin lang po natin. Sa sobrang mahal na mga bilihin ngayon, kailangan talaga nating umisip at maghanap kung saan tayo makakatipid. Pero syempre, kailangan healthy pa rin ang makakain natin. Alam nyo ba na more or less 50 pesos lang itong recipe natin. O jiba, mura na, healthy pa at sigurado makakakain ang buong pamilya. Lalagyan natin ng konting tubig para may konting sabaw. Tapos tatakpan natin at hahayaan natin kumulo. Pagkatapos ay ilalagay na natin itong nor cubes. Bali ito ang isa sa magpapalasa sa ating niluluto. Sa sobrang mahal ng karne, nor cubes na lang ang kaya. Hahayaan lang natin siyang kumulo mga mare para maluto yung upo. Ngayon naman ay ilalagay na natin yung binabad nating sotanghon. Dahil binabad na natin ito, saglit na lang natin siyang lulutuin. Masarap din siyang lagyan ng konting chicharon. Nagbibigay din kasi siya ng ekstrang linamnam. Pero optional lang yan mga mare.